tayo. Magluluto tayo ng ano, ng kasi ito, smoked fish to dito sa Maldives. So, wala kaming shrimp. Ang gagamitin ko ito, gagawa tayo ng bagoong. Pero ang amoy niya, para siyang tinapa. Kaya gagawa tayo ngayon ng bagoong tinapa para sa ating kare-kare. May order ako ngayon. Siyempre, close pa yung ano namin, kitchen, pero may mga Pilipino na gusto yung luto natin. Kaya umorder sila ngayon ng ating kare-kare. So, gagawin muna natin. Siyempre, bagoong. Kasi wala silang bagoong. Hindi makapasarap yung kare-kare nila. Ito ang nagdadala doon. So, gagawin na natin. Magluluto tayo ng bagoong na gawa sa tinapa. Kaya, tara na! Okay, mga partners, ito na ang ating mga sangkap sa ating ating bagoong tinapa. Ang ating bawang, sibuyas at maraming kamatis. At syempre, ito yung sinasabi kong dried fish. Ayan, amoy tinapa yan. So, magsisimula na tayong gumawa ng bagoong bago tayo magluto ng ating kare-kare. Ito na yung ating sangkap, yung talong paluto sa atin. At ito na naman yung ating baka na igagawing kare-kare. Iwain pa natin yan. Medyo pinakuluan ko na siya ng konti. Kasi frozen kanina, pero iwain natin para mabilis. Kasi meron tayong oras na sinusunod. At ayan naman yung ating peanut. Mamaya, lulutuin natin yan. Basta simula muna na tayo sa bagoong. Bagoong tayo. Ayan, nilagay ko na yung ating dried fish sa oil. Kailangan lang makuha natin yung lasa ng ating dried fish. Ayan, dadagdagan natin. So, ilagay ko na yung sibuyas para makaramelize lang natin. Ayan. Masarap kasi dito yung sibuyas, yung labog na kasi nandun na yung lasa niya. Karamelize na siya. Ang susunod naman dyan, ito. Ang bawang at kamatis. Pero pagkatapos ng makaramelize. Okay, ito na yung next. Ilagay na natin yung bawang. At ilalagay natin ang ating kamatis. So ngayon, ang kailangan natin ay maluto yung kamatis. Tapos, alam mo yung salitang gigilisin, dudurugin natin yung kamatis para maging paste yung ating smoked fish paste. Okay, nilagyan ko na rin siya ng salt and pepper. Medyo nagamihan lang natin siya ng ng salt kasi walang lata yung smoked fish dito. Talagang binilid lang. Kaya alagyan dito dyan natin siya ng salt. Okay guys. Ayan na. Ito na yung ating bagoong. Tinapa bagoong. Ayan na. Para sa kanilang kare-kare. So, titry na natin yung ating kare-kare ngayon. Kasi ang problema, hindi tayo ang namalengke. Binagsak lang sa atin yung pinapaluto. So, maraming kulang. Kaya ginawang lang natin ng paraan. Kumuha tayo ng bagoong. Buti lang may stock ako na smoked fish. Yung dried fish, kaya tayo nakagawa ng bagoong. Actually, itong kare-kareng lulutuin ko, wala siyang kulay kasi wala silang binigay sa akin kahit achuete, kahit turmeric, kahit na anong pampakulay. Ang magdadala lang talaga ng kulay ay peanut butter. So, ganyan ang mangyayari. Pero tatapusin natin to kasi kumbaga, task natin to eh. Kailangan tapusin. Kaya ito na, ang ating bagoong para sa kanilang sa kanilang kare-kare. Na-miss daw nila kare-kare. Kaya, ayan na. Simulan natin yung kare-kare naman. Okay, guys. Ito na. Dito na tayo sa ating kare-kare. May oras. 6:30 daw kukunin kasi mga taga-hospital lang nagpaluto nito. Mga kasamahan nating nurse na Pilipino. So, ito lang yung pinadala sa aking ingredient, ha? Kaya, ito lang gagawin kong luluto. Pero, masisigurado ko namang masarap to. Iniwa ko na yung kanilang tenderloin beef. Ayan na. At ito na yung sibuyas, bawang, walang achuete, walang giniling na bigas. Pero meron man tayong peanut butter, lalahat ko yan. Kasi para lumapot at mas masarap. At ang gulay nilang pinadala ay talong, piprito ko pa yan. At syempre, pinagpakuluan kanina yung beef stock. Ayan na. So simula na tayo kasi ang oras natin ay 5:20. Meron na lang akong isang oras, papalambutin ko pa yung kanilang tenderloin. So let's start. Ayan na. Simulan ko lang isa tayo yung ating baka. Yan na yung ating sibuyas, garlic. Tapos, lagay na natin yung ating baka. Pagka na mainit yung ating kawali. Kaya natin isa tayo ko na yung ating tenderloin. Pagpasensyaan nyo na yung aking munting lutuan. Kasi, sa bahay kasi ito eh. Kaya, ganyan. Pero, hindi matatapos yun. Lulutuin pa rin natin. Hindi natin titigilan yung araw na to hanggang di natin matatapos ito.
Sandali lang yan eh. So, natapusin agad natin ng mabilis para makakain sila siguro sa sakong oras ng dinner nila. Okay, mga kapakners, ayan na, nagbantika na. Kasi beta bayan eh. So, lalagyan na natin ang ating beef stock. Iyos na natin lahat yan. Yan, pakukuloy natin. Okay, nalagyan na natin yung ating peanut. Kaya ganyan siya. Balisin lang natin ng konti yung bula. Tapos, palalaputin na natin yan. And then, ilalagay natin sa isang lagayan para mapicturan. Tapos, nilipat natin sa lagayan para sa pag-deliver sa kanila. Okay guys, natapos na natin yung ating kare-kare. Nandun na lang ako sa pagbiprito ng talong. Ito yung ating kare-kare. Walang kulay pero masyadong masarap yan dahil sa dami ng peanut na nilagay ko. Kaya sana magustuhan ng ating mga ka-OFW dyan na kakain nito, mga kabayan. Panoodin mo na lang yung vlog para makita mo yung paano niluto yung pagkain nyo. Okay, dun tayo sa talong. Okay, ito na ating finished product. Ito yung ating pinilitong talong. Ito yung ating kare-kare. Yung beef in peanut sauce. Ayan. Parang beef stew in peanut sauce. At saka ito, yung ating smoked salmon. Ano to? Smoked salmon paste. O binigoongan na smoked. Hindi pala salmon. Ginagawa mo! Pero tignan nyo. Para magawang na rin. Sana magustuhan nyo. Tapos na tayo. Tapos na ako. Ana kalas. I'm done. Bahala na kayo. So, i-repack na natin to. Salamat sa manonood. Oh, hi mga kapakners. Tapos na. Natapos na natin yung isang ating activities. Ang magluto ng paluto ng ating mga ka-OFW dito sa Maldives. Shoutout sa mga taga-Maldives sa OFW at sa buong mundo. Tapos na. Ngayon, meron na rin kami pagkain. I-deliver na lang. So, thank you very much. Sa susunod ulit. Baka masusunod, magandang kusina na yung makikita nyo pag nag-vlog ako. Kaya, thank you ulit sa mga kabaro dyan. Kabarong kusinero, mabuhay kayo. Salamat!